Yes, AG. Alam mo ba yung 5 seconds, walang mali siya? Nauuso daw kasi yan sa mga inuman. Wala akong alam dyan. Ano ba yes, yan? Oo. Kami mga Gen Z, ganun ang mga ginagawa namin. Gen Z ka? Oo. Hindi ko ba? Parang hindi naman. Hindi, maaga lang ako ng bulok, tsaka masyado akong pagod. Pero Gen Z talaga ako. Yan yung mga inuman, tapos 5 seconds. Depende yan, may kiss, may hug, jowa tayo. Nawalang mali siya. Nawalang mali siya. Ikaw naman, Alex, anong gagawin mo kung may nakita kang picture o video ni Mikey na may kahalikang iba sa bar? Tapos, sasabihin niya, 5 seconds lang yan. Walang mali siya. Siyempre, ayoko yan dahil dapat sinabi niya na muna sa akin na may nangyaring ganun. Pero yan ang rason ng hiwalayan ng ex-couple natin today. Nahuli daw kasi ni girl si Guy na may naka 5 seconds. Walang mali siya sa bar. Naku! Napakarami talaga ang nasisirang relasyon sa mga inuman na yan. Kaya naman, alamin na natin ang kanilang kwento dito sa Hope, ang dating game kung saan muli naming pinagbabalik ang mga pusong nanlalamig. Ngayong araw ay kikilalanin na natin ang mag-ex na sina John Paul and Christian Lol VTR. Tinuruan tayo ng pag-ibig na maniwala sa forever. Pag nag-away kami, hindi na lang ako nagsasalita. Hindi niya ako nakausap, tapos alis na lang muna ako. Tapos pag malamig na yung ulo ko rin, pagdadala ko na lang siya ng pagkain. Si JP sa personal, sobrang maalaga niya sa akin, tsaka sobrang sweet niya. And kapag nag-aaway kami, na-appreciate ko yung hindi niya ako natitiis. Pumupunta siya sa bahay namin para suyuin ako. Kaya nagkalabuan kami kasi nabisi ako sa trabaho, nabisi din siya sa school niya. Hindi na rin ako humingi ng oras nun. Paano kami nagtagal? Siguro yung iniintindi ko siya sa mga busy days niya. Pero hindi lahat ng relasyon may happy ever after. Oo, nagsiselos ako nung nakita kong nagka-chat kayo. Araw-araw may activity ba kayo nun? Iba na yung pag-chat-chat nyo. Sasabihin mo sa akin, classmate mo lang. Be, yung tawagan nyo. Kung hindi ako magsasalita, hindi mo patitigilan. Kaklase ko lang naman yun . Wala naman mali siya yun. Ikaw na nakita ko sa bar na may kasayawang ibang girl. Nadala lang ako sa kalisayang ulan, pero hindi ko sinasadya. Pero may mga tanong na naghihintay pa ng sagot. Gusto ko lang naman magkaayos kami. Papatawarin niya pa kaya ako. Paano kung ulitin niya pa ulit? Kakayanin ko pa ba? Ngayong panahon na ng tag-ulan, may mga pusong nanlalamig na muli naming bibigyan ng init. Kilala rin natin ang mag-ex na sina John Paul at Krisha. Is there a second chance in love? Hindi? Oo! Pwede? Ewan! Thank you.
Thank you so much, MMG, sa paghandog ng napagandang awitin para sa ating mga bisita dito sa Hope. Welcome naman dito sa Hope, John, Paul, and Krisha. Matagal na kayo hindi nagkausap, kaya magkamustahan na muna kayo. Kamusta? Lyle, nagkakahiyaan pa. Okay lang. Ikaw, kamusta ka? Ayos lang din. Yan. Yun lang, short but sweet na. Oo. Balikan muna natin yung mga past nyo, yung ano, kung paano ba nagsimula ang inyong relasyon. Saan ba kayo nagkakilala ni Krisha? Ano lang po ako sa Facebook po na. Facebook lang? Tapos nakita mo yung maganda niyang mukha, minessage mo na siya. Ganun. Oo. Anong unang-unang message mo kay Krisha? Nag-hi lang po. Nag-hi lang. Nung nag-hi siya sa'yo, anong ni-reply mo? Nung nag-hi po siya nung una, wala pa. Hindi ko po siya pansin. Ang busy po kasi ako sa mga school works ko noon. And then nung nakita ko po sa Facebook, nag-scroll down po ako. Birthday niya po noon, tapos doon ko po siya binate. Doon po nagtuloy-tuloy na. Doon na nagsimula. Pero ano bang nagustuhan mo aside sa pagiging mabait niya, di ba? Ano ba yung mga naipakita sa iyo ni John Paul Krisha para mapasagot ka niya? Sa personal po kasi, sobrang alaga po niya, sobrang sweet po niya. Pinakilala mo na rin siya sa mga parents mo. Yes po. Ilang years kayong tumagal? 1 year and 4 months. So 1 year, ano yung usually niyong ginagawa? Lagi ba siya, kalagi pa kayong, ang bonding niyo ba? Nanonood ng TV sa bahay, sine? Nung pandemic ba? Sabay kayo nanonood ng Netflix, ganon. Zoom ba kayo? Ganon. Yes po, ganon. Ano yung mag-holding hands kayong dalawa? Ganon. Mga normal po na mga ginagawa ng mag-couple. Pero ito na nga, Krisha, dalawang beses mo daw ng huli na may ka-chat si John Paul. Ano ba yan, John Paul? Ikwento mo nga sa amin, Krisha. Noong una po kasi, na binuksan ko po yung messenger niya and may nakita po akong chat na girl. Tapos, sabi po doon, lipat na lang tayo sa IG, doon na lang tayo mag-usap. Ayun. Tapos, alam mo din yung password ng IG? Hindi po. Hindi ko pa po alam noon yung IG password niya. Hmm. Yung Facebook po, nakoconnect po siya sa IG. And then yung, ayun po, nung kinonnect ko po yung Facebook niya sa IG, doon ko po nahuli yung... Ano mga nakita mo? Ano yung mga para nabasa mo? Ano ka talagang nanloloko siya? Mga sweet message po, ganun. Baka naman yung ate lang niya yon or ano? Hindi. Pinsan? Hindi po. Ano bang tawagan? Wala naman po silang tawagan, pero may sweet message. Para may relasyon talaga. Yes. Kumbaga, kinutuban na siya, so, Alex. So, Krisha, isang beses mo nahuli. Yes. O, bakit nagkaroon pa ng pangalawang beses? Sinabi niya po sa akin na magbabago po siya, ganon. And then, pinatawad ko naman po agad. Pinatawad mo. Tapos, naging kayo uli. Yes po. Nung naging kayo uli, ano naman yung nahuli mo at natuluyan na talaga nagkahiwalay kayong dalawa? Sa bar po, yon. Sa IG story po ng girl, nakita ko po doon sila na magkasayawan po at magkayakapan po. Sayawan at yakapan? Yes po. Tapos pinost ng babae. Alam kaya nung babae na may girlfriend? Hindi po. Hindi po daw niya alam na may girlfriend daw. Nako, John Paul, ito na yung chance mong magpaliwanag. Ano ba to, John Paul? Ano ba to mga ginagawa mo? Ano to, John Paul? Ano yung magkayakap, tapos magkasayaw pa? Ano yun? Ano lang po? Nadala lang po sa alak po. Nadala sa alak? Naku. Ito na naman yung alak. Hindi mo ba inisip na syempre marami nagpipicture ng mga kaibigan mo, ipopost? Pinost ng girl eh. Diba? Hindi mo ba naisip yon? Ano ba yung 5 seconds na walang mali siya na ginawa mo sa bar? Nag-kiss kayo, ganun? Opo, sa pisngi lang po. Sa pisngi, tapos may nag-post? Doon sa video po, hindi po kami magkayapakan. Magsasayaw lang po kasi kami noon eh. Pero yung nakita mo ba yung picture na may nakakiss sa kanya? Wala po yung kiss, magkasayawan po. Yun ang nakita mo. Yes, tapos ibang babae na to doon sa kachat niya. Yes po. Pero walang kiss-kiss na nangyari sa pisngi lang. Pero nung nakita mo, nag-kiss sila sa pisngi, anong na-feel mo as a girlfriend? Masakit po yun para sa akin kasi sa akin niya lang po yun ginagawa eh. O baga. Oo. Ang siyempre, sakit nun. Siyempre, nakita mo yung ibang babae ang yumayakap sa mahal mo. Masakit yun. Anong sinabi mo sa kanya? Anong may message mo sa kanya? Oo nga.
nag-kiss po ba sila sa lips po nun? Tinanong ko po siya nun. Oh. Anong sagot niya nung tinanong mo nag-kiss sila sa lips? Sabi niya lang po sa pisngi lang po talaga. John Paul, yung totoo. Once and for all. Wala sa pisngi o sa labi. Kasi sa mapapanood to ng girl na nakahalikan mo. Ano? Mamatay man lang po. Sa pisngi lang po. Talaga. Sa pisngi lang. Ginawa mo yon dahil lasing ka lang. Opo. Matapos nating marinig ang kanilang kwento, basahin nyo na ang mga sulat na inihanda nyo sa isa't isa. Papakinggan muna natin ang sulat ni John Paul. Hi, baby. Kamusta ka na? Hindi ko alam paano ako magsisimula. Kasi ang dami ko talagang atraso sa'yo. Siguro, bago ako mag-sorry, gusto ko munang alalahanin mo yung magaganda natin pinagsamaan. Baka sakaling ma-realize mong mas marami tayong happy memories kaysa masasakit. Naalala mo pa ba ang mga lambing natin? Yung mga simpleng date natin na lagi tayong nagtatawanan, yung mga good morning, kumain ka na ba, good night. Update natin sa isa't isa. Alam mo, nung naghiwalay tayo, tuwing may nagtetext sa akin, inisip ko pa rin na baka ikaw yun. Umaasa akong ikaw nga sana talaga yun, pero wala eh. Dahil sa kapalpakan ko, nawala ang babaeng gusto ko sana mag-alaga sa aking habang buhay. Dahil sa 5 seconds, walang mali siya. Forever ang nawala. Kaya kung bibigyan mo ako ng 5 seconds ngayon, titigan ka. Sana magito mo pa rin ng pagmamahal ko sa aking mga mata. Alam mo ba, Alex, nung sinabi ni John Paul na, baby, biglang gumano si Chris. Parang buntong hininga ka. Bakit? Nakakamiss na lang po kasi. Na baby tawag niya. Ano na feel mo habang binabasa ni John Paul yung letter niya para sa'yo? May sakit pa din po talaga sa loob ko. Bakit po humantong po kami sa ganon? Kaya ngayon ikaw naman, Krisha, ang magbabasa ng yung sulat para kay John Paul. Hi, kamusta ka na? Alam mo, may aaminin ako. Alam mo, ang hirap po pa rin kalimutan. Hanggang ngayon, ang hirap tanggapin na hindi na kita kayang i-give up ng ganon-ganon na lang. Marami kasi tayong pinagsama ang hindi madaling kalimutan. Kasi sa'yo ko lang naramdaman yung klase ng kilig na ang feeling ko, ang ganda-ganda ko. Babaeng babae ako. May magmamahal sa akin. Relationship goals tayo. Pero nasira ang lahat ng iyon nang nahuli kitang may kachat na ibang babae. Pakiramdam ko nun, hindi na ako sapat, na hindi na ako maganda sa mata mo. Kaso hindi kita matiis eh, kasi isang sorry mo lang. Eto na naman ako, naniniwala sa'yo, kinikilig habang hinahabol at inaamo-amo mo. Di naman ako nagkamali ng inisip dahil ginawa mo ulit ang kinakatakutan ko. Wow talaga, ang sakit nung makita ko sa IG story na may iba kang kahalikan. Sabi mo 5 seconds walang mali siya lang yon. Pero dahil sa 5 seconds na iyon, eto na tayo. Isang buwan ng hiwalay. Kung i-convert natin ang isang buwan na yon, ay 2 million seconds na tayong hindi nagkikita. At maaaring madagdagan pa. Mas masaya ba ang 5 seconds na halikan nyo? Kesa sa 2 million seconds na sana ako pa ang kasama mo. Oh. Uy. Pinagpalit sa 22 million seconds ang 5 seconds. Anong masasabi mo doon, John Paul? Masakit po. Nagsisi ka na ba, John Paul, sa mga... Opo. Nagsisisi na si John Paul. Kaya naman, sisimulan na natin ang 7 questions of hope. Maaari nyo lamang sagutin ang katanungan nyo sa isa't isa ng hindi, oo, pwede, ewan, no, explanations needed. Ito ang 7 questions of hope. Ibigay kahit pangkalayaan mo.
John Paul, ikaw unang-una magtatanong. Nanginginig si John Paul. Nag-i-entertain ka na ba ng lalaking ngayon? Ng ibang lalaki? Ewan. Nung naghiwalay tayo, nagkita ba kayo nung nakahalikan mo sa bar? Hindi. Hindi. Namimiss mo ba ang mga halik ko? Ewan. Masarap ba ang halik niya kaysa sa akin? Hindi. Kung bibigyan tayo ng chance na maglaro, 5 seconds kiss, walang mali siya. Halikan mo ba ako? Hindi. Kaya mo bang seryosohin ang babaeng nakikipaghalikan ng 5 seconds kung kani-kanino? Hindi. May natitira ka pa bang feeling sa akin? Ewan. Masasaktan ka ba kung makikipag 5 seconds walang mali siya ako sa ibang lalaki ngayon sa harap mo? Oo. Kung magpapasampal ako sa iyo ng 5 minutes, walang personalan, para lang mapatawad mo ko, kaya mo ba ako sampalin? Oo. Kung sasabihin kong mapapatawad kita pero 5 seconds sampal sa babaeng kahalikan mo, sasampalin mo ba siya? Ewan. May natitira ka pa bang feeling sa akin? Ewan. Kung mapapatawad kita pero 5 months tayong hindi magkikiss, payag ka ba? Ewan. Pwedeng umakyat ng ligaw ulit. Ewan. Kung magpapaligaw ako sa'yo pero matagal, payag ka? Oo. Puro 5 seconds, 5 months, puro 5 minutes. Buti na lang nandito tayo sa TV5. Ngayon naman, Waki, ay kailangan na nating malaman ang desisyon nilang dalawa sa kanilang relasyon. John Paul, Krisha, gusto niyo pa bang gusto niyo pa bang bigyan ng pangalawang pagkakataon ang naudlot niyong pagmamahalan? Hindi, oo, pwede, ewan. Tatanungin natin sina John Paul and Krisha kung gusto pa ba nila bigyan ng second chance ang kanilang relasyon. Seconds kiss. Na walang mali siya. Oh, 5 seconds. Sa cheeks. Cheeks na. Ay, hindi kasi mag... 10 seconds na kiss. 5 seconds. Five. Oh. Oh, dali. Gawin mo sa kanya. 1. Ano? Bilang... 1. Ano ba yan, Alex? 3. 1. 4. 4 and a half. Ay! So ano ba yan? Parang... Oh. Alam mo na, ha? Magbago pero, ka na, ha? Si Krisha nakakatuwa. No? Yung mga sagot niya kanina sa 7 Questions of Hope, parang pakipot siya. Hey, oh, siguro may sakit pa, pero dahil narinig naman niya magaganda ang mga paliwanag sagot ni John Paul na handa siyang mag-antay at magpaligaw kahit matagal pa. So good luck sa inyong dalawa. Sana ay mag-workout niya ng inyong relasyon. Huwag ka na magpabuyo sa mga kaibigan mo, ha? Focus ka na sa iyong mahal, ha? Ano muna yung mga 5 seconds, 5 seconds, oh, right? Oo. Oh. Magbabalik pa po ang Lunch Out Loud. Oh, isa uli, 5 seconds uli. Hug naman, hug. Hug naman, hug.